So yun, what's up mga kauze? Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng video regarding sa ating mga content, no? So for today's video, again, I will give you an update. This is in regards with the Hyundai Stargazer. So kailan ba natin kinuha ang Hyundai Stargazer? Matatandaan ko, it was 9 months ago. I believe that was May or April. Yan, yung nakuha namin itong Hyundai Stargazer. So right now, I'm going to give you an update. So guys, nababasa ko yung mga comment nyo sa YouTube channel. It's just that, minsan wala lang talaga akong time. You know, busy din kasi. So ngayon, gawa natin ng review since matagal-tagal na tayo hindi nakakapag-vlog. So I hope na yung mga naghahanap ng review regarding the Hyundai Stargazer GL variant, eh, napanood nyo na yung mga previous episode ko katulad nito. Yan, yung fuel consumption, yung kauna-una ang video ko, video review nito, which is yung dahilan kung bakit ko kinuwang Hyundai Stargazer compared to other MPV, no? Okay, so ngayon since 9 months na natin siya, going 10 months na natin siya, ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung observation ko. May mga nabago ba? May mga na-encounter na ba akong sira? May mga disadvantage, na-realize ko na ba yung mga disadvantages nito? Or so ngayon, pag-uusapan natin yan, and also I will get some questions on the comment section, no? Para itatry ko kung masasagot natin, of course. So right now, pili muna tayo ng isang question. Itong question na to ay galing kay Akrima All Kills. Okay. Bakit hindi Veloz or Avanza kinuha mo, sir? I think nasagot ko na to sa unang video ko, no? So, bakit hindi other brand ang kinuha namin? So, just to let you know na ang na-approve sa amin ng bangko is yung Mitsubishi Expander GLS. And yung time na yung kalalabas lang talaga ng Mitsubishi Expander GLS. Teka, andar tayo saglit. Okay. So, GLS, I believe, that time kasi kakalabas pa lang ng newer version nila, eh. So, ang nangyari kasi is, ano muna, eh. So, may approval na kami ng bangko, ready nang ilabas yung unit. Okay na yung, alam na namin yung down payment and na magiging monthly namin is 28. So, sabi ko, ito namang sasakyan, eh, hindi naman natin gagamitin for personal use lang or let's say, pang family lang. So, gagamitin kasi namin to for business, for TNVS. Like Grab, Joyride Car, yan. Pwede rin lalamove. So, yun. So, sabi ko, kung kukuha tayo ng GLS version, which is, for me, magandang version talaga. Sabi ko, parang masasayang lang. Maganda siya for, ano, for a public transport. So, yan. So, ang ginawa ko is, kinonsider ko yung other brands. Pumunta ako ng ibang mga car dealership and then nag-test drive ako doon. Na-test drive ko yung ibang brand until na-test drive ko nga itong Stargazer. So, una, syempre yung tinest drive ko yung premium nito, no? Yung top of the line. O sabi, naganda na agad ako. And then, hindi pa yun yung deciding factor. Bakit ko sinabi kay Mrs. na mag-Hyundai Stargazer na lang. Unang-una, ang ginawa ko is, nag-research muna ako. Tapos, chinek ko sa ibang bansa kung ano bang mga advantage and disadvantages ng Hyundai Stargazer. Tapos nalaman ko na top 2 selling pala si Hyundai Stargazer. So sabi ko, eh, kung top 2 selling yan sa ibang bansa, eh di ibig sabihin, maganda ang pagkakagawa or maganda rin ang performance. So, dun pa lang, medyo, ayun na, parang pasok na sa qualification namin. Nag-review pa rin ako, tinignan ko yung mga review sa ibang bansa, yung fuel consumption and all that. Until the time na sinabihan ko na si Missy, ni Hyundai Stargazer. And then, di ba nga dun sa other brand na na-approve sa amin, is meron yung kasing down payment na 60,000. At that time, sa Pampanga, Hyundai Pampanga, shout out kay si Mamza. Yan, si Mamza. Shout out kay Mamza. So naghanap ako ng mga dealership since may approval na kami. So madali na lang kasi mag-transfer ng approval. So ang nangyari kasi eto, real scenario to, ha, isa to sa tunay na nangyari kung bakit talagang nag-Hyundai Stargazer na rin kami. So at that time,
Expander GLS, wala silang stock. Kasi nga bagong labas eh. So parang magpi-pre-order ka ganyan. And then, ang sabi sa akin ng ahente, hindi ko na sasabihin kung saan branch. Basta ang sabi sa akin ng ahente ng GLS, sir, bukod dun sa 60,000 na down payment, kung gusto po natin ma-prioritize, kasi medyo konti po yung ano eh, konti po yung unit na dumating eh. Pero kung gusto niyo po ma-prioritize, ma-release na po next week, something like that. Eh mag-a-add lang po tayo ng ano, ng 30,000 or 20,000. Basta 20 to 30. Sabi ko, so ganun, no. Doon pa lang parang sa akin masyado nang ano, di ba? Masyado nang parang may something, parang para sa akin hindi ano eh. Hindi reasonable. Para lang kasi may approval ka na ng bangko na napasa mo na lahat ng requirements, qualification. So i-release na lang yung unit. Tapos biglang may ganun. So parang it's a no-no for us. So yun nga, Hyundai Stargazer na pagdesisyonan na. Balik tayo sa Hyundai Stargazer yung napagdesisyonan namin. Tapos yun, ang kagandahan pa noon yung naghanap na ako and then nag-PM nga sa akin si Miss Za Layog ng Hyundai Pampanga. Meron silang promo which is zero down payment for the base variant. Instead na magda-down kami ng 60,000. So zero down payment. Imagine na yung savings na makukuha mo doon. And then in terms of monthly, yun yung dapat kukunin namin sa Mitsubishi is parang nasa 27 or 26. Basta parang 27 ganyan. GLS monthly. Tapos yung dito ng sa Hyundai Stargazer base variant, nasa 21 lang ang monthly niya. 21 lang yung monthly amortization. So parang in the long term, ang laki ng masisave mo din. Which is parang ang diferensya niya is 7,000. 6,500 to 7,000 ang diferensya niya monthly. So doon parang hindi ka magdidil-dil ng asin para maghulog ng, 'di ba? Kasi malaking bagay na ang 6,500 sa isang buwan. So 'di ba, kung magagrab ka, imagine magkano lang, magkano na yung bubunoy mo, 28,000. Eh malaking bagay na nakita yung 6,500 to 7,000 na menos, 'di ba? So talagang, and then that time pa meron silang promo na nano ceramic tint na worth 30,000. So syempre naintayos na kami and talagang green up na namin yung opportunity. Eh kami hindi naman kasi talaga kami maarte sa sasakyan, pangalawa na namin to. Ang purpose lang is madadala kami from point A to point B. All goods na sa amin nun. Every time na uuwi kami ng Pampanga, kaya magdala ng 6 to 7 na tao. All goods na sa amin yun. May aircon naman, 'di ba? Maganda naman yung ano niya, yung specs niya, all goods na sa amin yun. Hindi namin kailangan ng sobrang luxurious or magandang specs. Meron namang ABS, okay na yun. Meron namang airbag. So yun na nga, dun to answer your question, bakit hindi ako kumuha ng iba? So, major reason is of course the price. Diba? Magpapaka-hipokrito ako kung hindi ko sasabihin presyo. So, one of the cheapest MPV but quality is Hyundai Stargazer. So, next question is kay Excel Banjadulco. Ask ko lang po sir, papasok mo ba yan ng TNBS or Grab? So, yes. The answer is yes. Pinasok ko to. And mostly, ano ko, joyride car. Bibira lang ako mag-Grab car. Okay, so another question, bossing, kaya ba niya ng Baguio? Baguio, well, nagpunta naman kami ng Baguio nung anniversary namin, kung mapapanood mo yung previous video namin. So, yeah, kayang-kaya ang Baguio. I think yung ano nito, yung bentahe talaga nitong Hyundai Stargazer is yung capability niyang umarangkada kahit na pataas. Ang lakas niya kasi, hindi siya yung typical na bawa from stop sumisibat, hindi siya ganoon. Hindi yun yung bentahe niya. Ang bentahe niya talaga is mag-carry ng mabigat kasi kahit nag 6-seater or 7-seater, kayang-kaya niya, hindi mo mararamdaman sa makina na nabibigatan siya or umiingay siya. So ganoon kalakas si Hyundai Stargazer so far. Okay, so basa pa tayo ng ibang mga comments sa YouTube channel. Okay, so next question. Ano pong gamit nyong cellphone holder?
So, gamit ko is yung Vavin cellphone holder and dinikit ko lang siya sa mismong... Ito, papakita ko na lang. Yan. So, next question. Sir, how much cost servicing the IVT transmission? So, first PMS, kung first PMS kayo, makakahanap kayo ng kasa na nag-o-offer ng first PMS for just 4,000 to 5,000 pesos. Hanap na lang kayo ng mas mura. Okay, is it true that one of the its disadvantages is that it's easy to overheat? Never pa naman ako nag-overheat. Ang matatandaan ko is yung nagpunta kami na Baguio, stopover. May nag-stopover kasi kami nun isang beses sa ano, sa T-Plex. So never siya nag-overheat, and then dito naman sa pag TTNVS driver ko, ang pagkakaalala ko is meron akong naging pasahero na papunta sa, so from Marikina to Tagaytay and then back to BGC, then back to Marikina. Non-stop 'yon, walang stopover 'yon. So hindi naman siya nag-overheat kahit na walang stopover. So I don't think na yun ang issue niya, kasi ewan ko, never ko pa na experience, kaya I would say hindi siya issue in my 9 months driving this car every day. Okay? Okay, next question. Aircon. Kamusta po ba ang aircon? So in my 9 months, okay pa rin yung aircon. Kapag gabi, number 1 lang, and then hindi ko sinasagad yung AC. Talagang ano lang, templado lang. Malakas ang aircon niya. Pero kasi TNBS and then Joyride, medyo matumal siya kumpara sa Grab. Bumili ko ng fan. So yung fan na yung ginagamit ko lang kapag alam ba ako nasa ilalim ako ng puno, para tipid din sa gas, di ba? Siyempre, negosyo yan eh. Kapag hindi mo pinapatay ang aircon, siyempre kukonsume mo yan ng gasolina, of course. So para medyo makatipid din ako, kahit natipid na yung gas consumption nito, eh meron na akong fan. Papakita ko sa inyo, yan. Yan yung fan ko, ginagamit ko yan. Pero pag gabi, malamig naman. Ah, malamig na. Minubuksan ko na lang yan, fan. Okay, so another question na naman para kay Android PH AP. Hi, Kuya Jose. Ilang days bang inabot bago na-release ang ORCR ng Stargazer mo? So, ako kasi medyo kinulit ko si Ma'am Za noon. Nung ahente ko, kinulit ko ng kinulit. So, parang inabot lang yata na 1 month. Or less. Basta hindi siya lumampas ng 1 month. Nakuha ko na yung ORCR. Sir, paturo naman kung paano mag... A question from Romeo Aguzar. Okay. Sir, paturo naman kung paano mag-reset ng gauge. Same unit tayo, sir. First week pa lang po sa akin. Salamat. Okay, so sige, ituturo ko sa iyo. So, ganito lang mag-reset niyan. Sa mga nagtatanong kung paano i-restart ang fuel gauge. So, ito. By the way, bago natin gawin 'yan, so I want you to take a look on the digital cluster. So as you can see there, ang kilometer na natakbo niya is 8,382.6 kilometer. Ang fuel consumption ko combined city driving and highway is 10.4. Okay? So, kung papanoorin niyo yung first review ko ng fuel consumption nung bago pa to, siguro mga first 2 months, and then i-compare niyo ngayon, tingnan niyo kung may pagbabago ba. So, para sa akin, yung mix, yung combined city and ano, parang wala namang pagbabago. So, yan talaga ang fuel consumption niya, guys. Okay? So, ituloy na natin kung paano mag-reset. So, pag pinipindot nyo to, guys, diba? Ito. Yan. Pag pinipindot nyo to, dyan yung malilipat yung... Ito, yan. Up and down, yan. Dyan yung makikita yung trip A at trip B. Yan. Trip A and trip B. Yan. Okay.
Okay, so i-reset muna natin yung ito na lang, yung 3B na lang i-reset natin na gauge, no? Itong okay button, yan, okay. Pero press and hold mo lang yan, no? Press and hold ko, guys, ha? Press and hold. Ayan, na-zero na siya. Ganun lang kadali, guys. Mag-reset. So, yung 3B ko is reset na. Ngayon, yung 3A ko, ayoko munang i-reset. Eto, may question na naman. Boss, sana po masagot. Sa akin po, 9 kilometer per liter sa expressway, dire-diretso. So, tapos city driving, 13 per liter. Bakit po parang baliktad po? Thank you. Tatanungin ko, GL variant din ba yun sa'yo? Kasi baka naman kasi naka sports mode ka sa city, tapos naka eco mode ka sa expressway. So posibleng mangyari yun. Pero kung naka GL ka, tatanungin kita, ilan ba yung sakay mo nung naka express ka? At ilan ba yung sakay mo nung city driving? Baka mag-isa ka lang sa city driving, tapos yung express po, fully loaded kayo. So kapag ganun, napaka-unusual, hindi ko rin masasagot yan. Gawin mo na lang, i-reset mo yung 3A mo, tapos city driving ka. So let's say after mga 3 days, tingnan mo kung nakakamagkano ka. And then kapag babiyahe ka na malayo, reset mo uli yung fuel gauge mo. Baka naman ano lang, hindi ko rin ma-explain eh. Ito, Boss, Stargazer or Ertiga. Ito pinagpipilian ko ngayon. Any input is appreciated. So, nagpunta rin kami sa Ertiga noon bago namin nakapag-decide na ito ang kukunin. So, Ertiga, meron na silang hybrid eh. So, medyo pricey siya. Tapos, syempre, after 5 years, ewan ko, 5 years, 8 years, wala nang warranty yung battery. So sa atin kasi, syempre new technology yan, hybrid dito sa Pilipinas. Parang ayokong i-take yung risk na, alam mo yun, i-kunin ang Ertiga. Kasi baka mamaya magka-problema. Hindi, ayokong maabala eh. So let's say, after 3 years, daw may warranty pa. Gagamitin ko nga sa TNDS eh. Baka mas maging prone siya sa maging prone siya sa pagkasira kapag laging may sakay. Yun. So, kaya mas pinili ko yung Stargazer. Okay, another question. Sir, ask ko lang po, mas maluwag po ba yung third seat niyan kesa sa Expander? So, definitely yes. Bakit? Kasi may sumakay na dyan na 6-footer sa third row. And then, naabante yung sa sobrang luwag nung gitna, pwede mo pang iabante yung upuan. So kapag inabante mo pa yung upuan, mas maluwag yung likod. Actually, kung mga bata lang, let's say mga 12 years old, payat naman, kaya tatlo sa likod. Tatlo, tapos apat sa gitna. Pito na agad, tapos dalawa pa dito. So, siyam. Rainoli Pones. Okay. Manual mode ba ang GL variant? Or ang base unit? Meron po siyang manual. Automatic and manual. Ilalagay ko yun sa comment section kung saan nabibili para parehas tayo. Hindi naman ganong kamahalan yan. And then pag nagti-TNDS, syempre pag ginagamit mo sa Grab, yan, sa Joyride Car, pwedeng-pwede, diba? Dito mo siya ilagay, yan, sa likod. I-clamp mo dito, yan, i-clamp mo dyan. Okay, di malakas yung aircon mo sa likod din. Kahit hindi mo nabuksan yung pangalawang yan, aircon dyan. Okay? So, ayan yung binili ko para sa sasakyan. And also, guys, kapag madaling araw, hinahatid ko si misis sa trabaho, so, nahihirapan siyang mag-makeup. Kasi most of the time, di ba, ang mga misis natin is nagmamadali na. Okay, so, another item na gusto kong i-share sa inyo na very helpful, lalo na sa mga misis nyo kapag ihahatid nyo ng trabaho tapos gabi. So, most of the time, nagme-makeup na yan sa sasakyan na, tama? Kapag ganon, nahihirapan sila. And then, kung may salamin naman yung nyo,
yung visor nyo. Tapos sa Hyundai Stargazer GL variant, wala. Sa premium, alam ko meron. Pero, mahirapan pa rin sila kasi walang ilaw. So, itong item na to, ilalagay ko rin yung link sa TikTok ko. Ilalagay ko rin yung link sa YouTube ko, sa lahat ng mga social media accounts ko. No? Ito, matutuwa sa inyo ang misis nyo. Baka bilang kayo ng ano, ng expressway legal na motorcycle. Paparinig eh, no? So, ito yun, guys. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, so, kinaklamp lang siya dyan. So, and then, ayan yan, vanity mirror. Ayan, ganda yan, guys. So, imagine, ha, gabi, no? Huwag may makeup siya. Ayan, no? Yan, pinakamalakas, guys, ha? Imagine nyo, guys, magme-makeup yung asawa nyo dyan. Ako, tuwan-tuwa yun, guys. Bibilan talaga kayo ng ano, expressway legal na ano, motorcycle. Kung mahirig to sa pagmumotor, ha? Tapos, tindot papatay. So, yun lang. So, marami nga palang lumalabas na fake na ganyan. Pati yung mga hindi quality-ing fan. So, lahat ng yan, ilalagay ko yung link sa description, guys. So, click nyo lang yon and then, order na kayo. Okay, and just to end this vlog, sana nakatulong ako sa inyo, 9 months of using a Hyundai Stargazer GL variant, no complaint. Ano pa ba? Fuel consumption, ganun pa rin. Yung first review natin, nung kakakuha ko to, yung nagpunta kami ng La Union, ganun pa rin, walang pinagbago yung performance. Siguro, next vlog natin, comment nyo kung ano yung gusto nyong topic. And then, pipilitin kong mamanap ng oras para magawang ko ng content. Also, yung mga hindi pa nakapanood ng vlog ko regarding sa Hyundai Stargazer, and also yung Buhay TNVS driver ko, yan, I believe meron na akong nagawang isang video na bumiyaya ako ng Joyride, Lalamove, Transportify, yun. So, panoorin nyo rin yun, guys. Baka mabigyan ko kayo ng idea. So, hanggang dito na lang tong vlog na to. And maraming salamat sa panonood. Again, this is your Ka Jose. Adios!